motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Hi guys, ngayong araw ay gagawa tayo ng isang regular na foam cover ng foam natin na Uratex. Bale, ituturo ko sa inyo kung paano siya tabasin hanggang matahi at ilagay natin dito mismo sa foam na in-order sa atin. Bale, ang sukat nito ay 442-72. Regular size na rin siya, guys. Bale, meron sticker. Pag bibili kayo ng foam na Uratex, sisiguraduhin nyo na may sticker siya na nakalagay mismo dito. Hindi yung sinasabi lang na Uratex pero walang sticker. Kasi maaring fake yun. Kaya pag bibili kayo ng foam, lagi nyong hanapin yung nakalagay na the original Uratex foam. May sticker yan. 5-year warranty. Nakalagay mismo dito. Papakita ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng ideya kung anong nakalagay. Ayan. 442-72. Yan yung in-order sa atin pero pasok na siya sa bracket na 75. Ayan ang munang kasulat. Meron yan mga pwedeng i-text kung totoo yung nabili nyong Uratex. Ayan. Hindi siya pwedeng tanggalin. Okay. Bale, ang gagawin natin ay magtatabas naman tayo ng foam. Ah, tela. Ito yung tela na in-order sa atin. Na ilalagay natin dito. Okay? Magtabas muna tayo. Bale, yung tela natin guys ay 94 width siya. Only cotton ang tela. Bale, yung gagawin natin, dahil 94 width siya, yung width niya na 94, yun yung magiging gagamitin nating haba. Tapos yung lapad ng foam, ito yung gagawin natin para pabalagbag lang siya. Bali, yung sukat ng foam natin ay 42. Ang tatabasin natin ay 44. Bakit 44? Kasi yung 2 inches magiging lalagay natin na 1 inch doon sa kabilang sides ng tela para magagamit natin siya panlupi sa pagtay. Wala tayong lamesa guys. Kaya dito lang ako nagtatabas pag meron akong tatabasing tela. Bali, 44 yung ating tatabasin, no? Siguraduhin lang natin na eksakto yung bawat tabas natin. Bali, papasok natin yung isa. Kasi di ba ang cover ay saklo pa na, no? Bali, dalawa yan. Papantay natin na maigi. Tapos, pa-flat natin na maigi yung tela para pantay na pantay. Ayan. At tabasin muli natin. Susundan na lang natin yung nauna nating tinabas. Bali, yung gagawin natin guys, ipapantay na natin ito. Bali, yung 72 na haba, dito na natin, i-divide na natin siya. Bali, magiging 74 yon sa tela, no? I-divide natin yung 74 na tabas, no? Bali, ang magiging sukat niya ay 37. Tayo ng 37. Ayan, 37. Bakit 37 times 2 mo lang naman yun? Bali, 74.
Bali, gagawa rin tayo, bali, magkakaroon kasi uli ng 1 inch, 1 inch sa kabilang sides nung tela. Bali, magiging lupi natin yung guys. Bakit naging 37? Kasi ha, doble to. Bali, ta times 2 mo lang siya, magiging 74. 37. Tapos dito tayo magtatabas. 37. Alamin natin dito. Mahirap ng walang lamesa. Pero mas sanay ako rito eh. Ayan. Laging siguradong ipantay natin ng maigi. Ayan. Bali, meron na tayong saklo pang katawan ng foam cover. Etong titira na to, yun yung gagamitin nating panggilid. Bali, 4 inches yung kapal ng foam. Di 6 inches yung ating tatabasin panggilid. Bali, 4 yan. Doon sa dalawang sides, ito yun. Tapos sa magiging haba nung isa, dudugtong na lang natin to para mas makatipid tayo ng tela. Tapos, dahil kulang, yung pang zipper naman. Yung lagay ng zipper natin guys, nilalagay ko siya sa haba. Limbawa, 72. Yun yung paglalagyan natin ng zipper para mas madali siyang isuot sa foam. Bali, dito tayo kukuha ng pang zipper. Bali, yung kanina, kung hindi pa, pag pang zipper, magiging 7 inches siya ang tabas kasi magkakaroon ulit siya ng overlap yung tatakpan natin yung zipper. Papakita natin mamaya. Bali, 72 guys yung haba ng foam natin, oh. Medyo baluktot yung tela. Pero kaya naman yun. 72. Pero ang gagawin natin nun, sa dulo nun, mula rito, magkaroon siya ng overlapping. Mga 6 inches lang naman. Bali, dadagdag natin sa dito. Bali, yung sukat natin, 6 or 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali, 88 inches yung haba nung zipper. Ayan. Tapos ang gagawin natin, saklop natin yan. At hatiin natin. Hindi pantay ang paghati guys, ah, para medyo maliit yung kabila, tapos ito yung pinaka malapad kasi yan yung gagawin natin pang overlap mamaya sa zipper para matakpan yung zipper natin. Bali, simulan na natin magtahi guys ng foam cover. Bali, kakabit lang natin tong zipper, slider dito mismo sa zipper. Bali, unahin natin ikabit itong maliit na pang zipper natin. Kasi itong malaki, yun yung pagiging overlap natin. Pang huli yun. Tutupilan tayo, 1/4. Bali, ginagawa ko dalawang slider yung nilalagay natin sa zipper para in case na masira itong isa, may backup na isa pa.
Bale yan, yung overlap natin, lagyan natin ng malaking ano sa ilalim, mga 3/4 yan lapad. Para ito yung magiging purpose niya. Ayan. Tatakpan natin yung zipper. Tapos sukatin natin. Sobra pa sa 6. Lalimang pa natin yung lap niya. Ganyan. Takpan. Kaya mapapansin nyo, hindi na makita yung zipper. Wow! Yan yung purpose ng overlapping natin. Para mas maganda siya tingnan. Tapos i-check din natin kung tumatama sa 6 inches yung pinakaano ng zipper natin. Baka kasi lumiit. At least maagapan natin kung lumiit ng konti. Ang technique pa nito, susundan nyo itong mga ano, ito. Dapat sinusundan nyo yan, yung mga guhit na ganito, para hindi siya lumalayo yung pagitan nung dalawang ano, tinabas natin, yung biniyak natin na pang-zipper. Para mas maganda rin siya, tingnan mo, medyo lumalayo na siya, pero okay pa yan. Atakin lang natin ng bagya ito, bagya. Para mahabol natin ng konti. Ayan. Kapag kayo'y naubusan ng sinulid sa ilalim, no? Ang gagawin nyo, siyempre tatanggalin nyo yung tahi. Ayong ito, magsisimula kayo ulit. Hanapin nyo yung butas dito. Siguro magdidistansya kayo mga 3 inches. Tapos hanapin nyo yung pinakabutas. Itutusok nyo yung karayom. Yan, para ang purpose nun, nakapatong pa rin yung tahi. Tapos susundan nyo rin yung ito para mas maganda tingnan, tinan nyo. Tapos silak lang natin yung konti. Sundan natin yung ano, patungan natin. Yan siya. Yan, hindi siya halata. Kahit dugtong siya, hindi halata, hindi pangit tingnan. Okay pa rin siya. Tapos, pag may makita kayo mga konting himoy-himoy, i-trim nyo na yan para maganda pa rin, hindi siya madumi tingnan. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo. Tapos, ito yung sinasabi ko pang gilid. Ang technique nito, dapat ina-attach muna natin kagad yung gilid. Itinatahi na natin dito mismo sa zipper. Alam nyo kung bakit? Para pag tinahi na natin, dire-diretso na yan sa pagbuo ng katawan. Ito yung pinakamaganda, ito yung pinakamagandang pamamaraan para mapaganda yung quality ng tahi natin. At yung gandahan na ito, yung mga cover natin, hindi na natin kailangan ng mga edging. Isang makina lang at ito yun. Para-paraan lang yan guys, hindi kailangan na maraming makina na gagamitin, yung iba nag-edging pa. Okay lang, discarte nila yun, pero iba sa atin. Tapos dito sa may zipper dito, siguraduhin yung nakalock yan, ha? Kahit dalawang beses para hindi kakalas. Kasi ang purpose niyan, pag dinala dito yung zipper, o kaya ginaganan yan kasi yan. Pag nahahatak ng ganyan, hindi siya matatanggal yung tahi mo. Kasi, nahawakan ng maigi, nalak ng maigi. Okay, babalik na tayo sa katawan. Yung sinasabi ko ng overlapping, dahil sinukat na natin yun ng 6 inches, dito yun, sukatin lang natin ng 6 inches. Kaya tansyahin mo lang mag 6 inches. Hindi naman kailangan pantay na 6 inches o 7 inches, 5 inches. Tansyahin mo na lang. Ang importante kasi dun sa kabila ay may overlap din. Bakit dito tayo nagsusukat? Yan, para pagdating dito
hindi tayo dapat nagpuputol kagad-agad dito sa dulo. Eh dahil sinukat na natin, alam na natin kung saan natin siya puputulin. Bali yung one yung pinasabi ko kanina at ito na yun. Ito na yun yung ginagamit natin pang tupid dito sa gilid. Yan. Tapos pagdating dito, siyempre, 1 inches din yung 1 inch din yung titigilan nyo sa dulo. Kundi naman mga 3/4, ganun, para may allowance naman ng konti. Pero mas mahigit, 1 inch para saktong-sakto. Tapos papantayin nyo dito guys ha. Kasi hindi pwedeng basta ibubuuhin lang. Kailangan pantayan. Titingnan nyo dito parte kasi ito yung mga kanto-kanto ang pinaka-critical na pagbahagi ng paggagawa ng cover. Kasi pag hindi pantay yan, bengkong ang labas ng foam ninyo, foam cover ninyo. Tapos ilak mo lang din ng konti. Hindi naman para mas tumibay lang. Ito yung sinasabi ko. Kailangan pantay siya. Ayan, papansin nyo yung tali natin guys. Sa ibang mga foam cover, kahit sa Uratex, yung mga binibili nyo sa kanila, lalo yung mga ordinary na cover lang, no? Binuo lang yun. Ito sa atin, buo yan. Malinis. Hanggang dito. Buo yan, ganyan ang ginagawa ko. Hindi natin kailangan ng edging. High speed lang. Sapat na, ika nga. Kailangan sa bilang isang mananahi, no, pagandahin natin yung quality ng ating ginagawa o tinatahi. Kasi yan yung magiging asset natin sa paghahanap buhay. Pag maganda yung gawa natin, ay sigurado yung customer natin babalik-balikan tayo at o-order yan ng paulit-ulit. Kasi gusto nila yung tahi natin. Good quality kumbaga nga. Pagdating dyan, papantay natin dito. Yan lalaman kung pantay o hindi. Ayan o. Oh. Hindi siya pantay. Yung gagawin natin, i-a-atras natin. Nangangasim ako guys, sorry. Pasensya na. Yan, atras natin ng konti yung tahi. Sigurado yan, medyo magpantay na ng bagya. Konti na lang, pero pwede na yan. Bali, natapos na natin yung katawan. Ito na lang para pinakahuli, para masarado na natin yung foam cover natin. Bali, ito yung pinagtabasan natin kanina. Idudugtong lang natin. Para walang sayang. Stupian natin ng 1/4 lang. Ilaklak natin yung ilaklak ng ilaklak talaga eh. Ilak lang natin yung dulo. Ayan. Maganda tingnan, di ba? Diskarte lang pag tayo nagtatay para yung mga retaso natin nagagamit natin ng hindi nasasayang yung mga tela. Kasi kung hindi ka marunong dumiskarte sa pagtabas at pagtahi, maraming masasayang na tela tayo. Sayang naman. Alam nyo guys kung bakit ko naisipan na itupi ito o ilupi ito? Kasi pag gusto nyo i-washing siya, hindi siya kakalas yung tahi. Halimbawa ito, no, pinasadahan lang ng binuo at hindi nakatupito at winashing ninyo, naku, huhugutin ang hugutin ng washing. Pero pag nakatahi ng ganito, sigurado yan, tatagal lang inyong foam cover. Tapos pagdating sa dulo, ilak lang natin. Diretso. Yan. Tapos na ang ating foam cover at
Pag-cover na natin to sa foam. Tara! At yan guys, yung ating nagawang foam cover kanina. Ganda, di ba? Yeah! Yan. Wow, ganda na yung napili nung may-ari nito. At dadalhin ito sa Samar. So, salamat guys sa panonood. Sana may natutunan kayo sa aking itinuro sa inyo. Hanggang sa muli at mabuhay po tayong lahat.